May lista na agad mga kababayan si dating Senador Antonio Trillanes ng mga potential ano candidates for president. Kaga-aga pang anya, Mr. Maravillas. Iyon ang inilabas na mga pangalan po. May limang mga pangalan na inilabas si Antonio Trillanes po. Nagpa-interview agad sa media. E sino-sino naman anya, Mr. Maravillas, yung napangalanan ni Trillanes? Ito po siya. Mga familiar faces po. Mga senador at siyempre hindi nawawala si Inday. Tatlong babae, dalawang lalaki, mga kababayan. Yan ang sabi ni ano ni Trillanes. Pero imala, hindi kasama yung pangalan niya sa kanyang listahan. Na ito po, sabi rito, former Senator Antonio Trillanes named potential candidates for the 2028 presidential elections, including Vice President Sara Duterte, Senator Amy Marcos, Senators Rafi Tulfo and Robin Padilla, and Senator Risa Ontiveros po. Nagpo-float na mga kababayan si Trillanes ng mga pangalan para siguro maglangis. Para makabalik siya mga kababayan sa pagka-senador siguro. Baka naman anya, pwede akong maimbitahan kasi gusto ko pa rin bumalik anya sa pagka-senador. Bumalik ka sa pagka-senador, tumakbo ka uli. 2025, malapit na. Para may mailista naman kami sa mga isasama namin sa mga ano nuisance candidates. Sabi dito mga kababayan ni Trillanes, si Duterte anya and Marcos are potential candidates, si Amy Marcos po, due to their political affiliation and family name. Sabagay, tama naman po yung kanyang mga analysis. Si Inday Sara, siguradong ano, matutuloy na itong tumakbo kasi incumbent vice president siya. And the original plan, mga kababayan, talaga ni Inday, yung tumakbo bilang pangulo ng ating bansa, kaya lang, nang tumakbo mga kababayan si BBM, nakita niyang paraan niyang alanganin tayo. So imbes na tumakbong pangulo, nakipagtandim na lang po kay President BBM. Dito anya, sigurado tayo. Ngayon, pag 2028, siguradong tutulak na po si Inday. Ngayon, ang problema kung tumakbo si Amy Marcos. Tinginin niyo po si Super Ate. Malamang niya, Mr. Maravillas, tumakbo rin na pangulo ng ating bansa. Yun din po ang reading ko. Malamang tumakbo bilang pangulo ng ating bansa si Amy Marcos sa 2028. Pag nangyari yon, malamang Marcos pa rin. Marcos pa rin. So sabi rito ni Trillanes, ang mga politiko niya talagang kumbaga hawak niya, nadodominate niya, nakakadiretso siya sa pakikipag-ugnayan niya with the general public. Trillanes said of Tulfo, who is known for his strong online presence. I think one thing going for him is yung dominance niya sa social media. Pero niya, Mr. Maravillas, tingin mo, kung tumakbo si Tulfo for president, may pag-asa ba? Lahat naman po may pag-asa. Di ba? At lahat ng kandidato po, umaasang sila'y mananalo. Kaya lang, siyempre, ang final decision sa mga mamamayang Filipino. Makikita natin yan kung paano yung kanilang hatak, mga kababayan, pag malapit na yung ano, pag malapit na po yung eleksyon. Ngayon, regarding Ontiveros, Trillanes said that
she could inherit the support of the Pink Movement and potentially gain the votes of Vice President Lenny Robredo supporters. Di pa ganyan, siguradong talo. Kasi yung mamanain niya, yung supporters ng talo. Sabi niya, however, Anya, Ontiveros would need to work hard to secure those votes. So sabi rito, Trillanes emphasized that these were just potential candidates, Anya, and that it was still too early to make any definitive predictions for the 2028 elections. Anyway, malayo pa talaga yung 2028. Makikita natin yan in the midterm elections. Kung ano ang galawan, mga kababayan, ng mga may ambisyon na tumakbo sa 2028, siguradong active na sila sa midterm elections po. Sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Eh, si Juan po, si Super Ate, consistent sa kanyang pag-iikot. What? Ano ba? Litaw na po si Super Ate. So, malamang maglalaban mga kababayan sa 2028 elections, tatlong babae. Kung lumaban din si Ontiveros. Di ba? So, tatlong babae. Pagkatapos, dalawang lalaki o baka madagdagan pa other than Tulfo and Robin Padilla, baka may iba pang mga lumitaw na pangalan, mga kababayan, pag palapit ng palapit yung 2028 elections. Ikaw, Anya, Mr. Maravillas, ano ang tingin mo? Ako, masaya ako basta't mas marami mga kababayan, mas masaya yung eleksyon. Mas maganda nga yan, mga kababayan, bumalik uli po si Santa Mama. Diba? Mas entertaining kasi po yung eleksyon pag kasama si Santa Mama sa mga umiikot-ikot. Ngayon, idagdag ko na lang ito, mga kababayan, na balita, kasi dito sa amin po, may bago kaming mayor. Una, yung gobernador, mag-asawa kasi sila. Yung gobernador, si dating gobernador Noel Rosal, dating mayor din dito sa Legazpi. Tumakbong gobernador, nanalo, kaya lang na-disqualify. So yung nanalong vice governor, mga kababayan, siya na yung gobernador ngayon. Ngayon, nadalawahan. Kasi yung mayor, yung kanyang asawa, si Mayor G. Rosal, na-disqualify din. So, ang uupo, mga kababayan, yung dating congressman ng Ako Bicol Party List, si dating congressman Pido Garbin. So, ito ngayon yung balita. Breaking news sa Philippine Daily Inquirer. Published ngayon pa lang, mga kababayan, sabi rito, Comelec in Bank declares ex-Ako Bicol Solon as Legazpi City Mayor. So, the Comelec in Bank declared former Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. as Mayor of Legazpi City, Albay, after it upheld the disqualification order against Carmen Geraldine Rosal, who came in first in the 2022 mayoralty race. Sasabi rito, in a resolution promulgated on Thursday, May 4, ngayon, the COMELEC body partially granted Rosal's motion for reconsideration, saying she is not guilty of violating the ban on the releasing public funds but is liable for vote buying. Siya po yung na-disqualify, mga kababayan, na mayor. Ito po, si Mayor Geraldine Rosal. Ito yung asawa niya, dating mayor din dito sa Legazpi, si Mayor Noel Rosal. Nanalong gobernador, natanggal din, mga kababayan, bilang gobernador for the same case. Kaya ang pumalit sa kanya,
yung vice governor, si Grix Lagman. Mga 2 months ago, mga kababayo, 3 months ago siya na, na natanggal as governor. Ngayon, ang pumalit dito sa Legazpi City as new mayor, ay ito po, yung kaibigan natin. Dati silang magkakapartido, nag-away. Ito po si Pido Garbin, siya yung papalit based sa decision ng Commission on Election. Kasi during the last election, mga kababayan, mga more than 500 lang yung lamang sa kanya ni Geraldine Rosal. So sa pagka-disqualify, sabi ng COMELEC, yung second highest candidate na nakakuha ng boto sa pagka-mayor, siya yung uupo. So sabi dito sa desisyon, mga kababayan, basahin ko na lang kasi maliit. Yung pakasulat po. With the disqualification of herein respondent, it is only fitting to proclaim Alfredo A. Garbin Jr., the one who garnered the second highest number of votes during the 2022 elections as the city mayor of Legazpi City. Relative to this, sa Supreme Court Indominador G. Halosos Jr. versus COMELEC Commission on Elections, may pigsite po na decision yung COMELEC sa naging decision ng Supreme Court bilang base din po ng kanilang decision ngayon. So sabi rito, proclaim the second placer Alfredo A. Garbin Jr. as duly elected mayor of Legazpi City. Let the records of this case be forwarded to the law department for the possible institution of an election offense case against herein respondent. Na-disqualify po siya kasi nag-release ng pondo para po sa mga tricycle drivers during the election period. Iya yon, may nag-file na kaso po, ng kaso, na-disqualify po siya ngayon for violation of the Omnibus Election Code. Sabi rito, the respondent is found to have given money to influence, induce, or corrupt the voters as described in Section 68 in relation to Section 261 of the Omnibus Election Code. So, respondent is hereby disqualified from being a candidate for mayor of Legazpi City, Albay for the May 9, 2022 national and local elections. So, sabi rito, pursuant to relevant rules and applicable jurisprudence, the second placer, Alfredo A. Garbin Jr., is hereby declared the duly elected mayor of Legazpi City. So, yung decision, mga kababayan, pirmado ng chairman ng COMELEC, George Erwin Garcia, Commissioner Socorro Inting, Marlon Casquejo, Aimee Pirolino, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson Celis and Reye Bulay. Ayan po. Ayan, lahat ng mga commissioners, mga kababayan, and the chairman ng COMELEC, pirmado yung decision po. Ayan man lang po, just for your information, na may bago na kaming mayor dito sa Legazpi City. So baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gochiberry.
yung goji berry may anti-cancer properties. Ayun mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.